Sa unang laro ng Converge kasama si Ethan Ruspach ay tinambakan ang Northport at bagamat mayroong 17 points, 9 rebounds, 3 assists at fit naman sa Fiber Xers, ay kaagad nga itong pinalitan ng koponan. Kinuha ang dating NBA player na si Jamal Franklin ay ano nga bang meron dito? At pagkatapos lamang ng kanyang unang laro sa Converge ay impressed at settled na kaagad si Coach Aldin Ayo at sinabi pa ngang mukhang si Franklin na talaga ang import para sa kanila. Ipinanganak noong July 21, 1991 ang 6'5 guard at produkto ng Hawthorne, California na si Jamal Eric Franklin. High school pa lang ay kilala na talaga si Franklin na matinding scorer, good passer, makating defender at may mataas na basketball IQ. Taong 2010 ay naglaro sa San Diego State University kung saan naging kakampi pa ni Jamal Franklin ang ngayon NBA superstar at si The Fan Guy na si The Claw, Kawhi Leonard. Sa kanyang unang taon ay walang masyadong impact pero noong nag-NBA na si Fan Guy ay dito na talaga naging main weapon ng koponan si Jamal Franklin. Scorer, rebounder, solid defender, good passer at talaga namang all-around guy ay may mangilan-ngilan na nga din noon ang nagkukumpara kay Jamal Franklin sa dati nitong kakampi na si Kawhi Leonard. Sa huling taon naman ni Jamal Franklin sa San Diego State ay nagtala ito ng mga averages na 17 points, 9.5 rebounds, 3.3 assists at 1.6 steals at si Franklin nga lang noon ang natatanging manlalaro na pinumunuan ang kanyang koponan sa apat na game categories. Two-time All-American member at Mountain West Conference Player of the Year ay hindi na nga tinapos pa ni Jamal Franklin ang kanyang senior year at nag-apply na sa 2013. NBA Draft. Inaming defensive-minded player katulad ng mga nilulook up niyang defenders na sina Tony Allen at Kawhi Leonard ay sinabi din ni Jamal Franklin na pagdating naman sa opensa ay nililinya nito ang kanyang laruan katulad ni J.R. Smith at James Harden. Defensive at no-nonsense type of player ay mukhang nakita nga ito ng grit and grind team na Memphis dahilan para kunin si Jamal Franklin bilang kanilang 41st overall pick. Matapos mag-average ng 1.9 points at 1.1 rebound ay binitawan na nga din ng Grizzlies at matapos maglaro para sa koponan ng Denver Nuggets ay dito na nag-umpisa ang overseas journey ni Jamal Franklin. Nakapaglaro sa Puerto Rico at nagtagal sa Chinese Basketball Association ay talagang napakadominante ng isang Jamal Franklin kung saan minsan pa itong nag-average ng triple-double sa kanyang 34 points, 10.8 rebounds, 10.3 assists at may pa-bonus pang 3.3 steals at 1.5 block shots. Triple-double machine ay mukhang hindi pa kontento si Franklin dito at taong 2019 ay gumawa pa ito ng quadruple-double matapos magpaulan ng 42 points, 12 rebounds, 12 assists at 10 steals pero bigo nga lang mabigyan ng panalo ang kanyang koponan. January 2023 ay after ng one game ay pinalitan na nga ng Converge Ethan Ruspach at ipinasok ang sinabi nga ni Coach Aldin Ayo na offensive firepower, very coachable at high basketball IQ na si Jamal Franklin. Sa unang PBA game naman ni Franklin ay mukhang pinatunayan naman itong tama ang pagkuha sa kanya ng Converge dahil gumawa nga ito ng 42 points, 11 rebounds at 8 assists at dito na nga sinabi ni Coach Aldin Ayo na mag-i-stick na talaga sila kay Jamal Franklin. Parehas naman ang mindset sina Ayo at Franklin na bagamat may import ay parehas din itong gustong mag-shine ang kanilang mga local players. At sa kanilang laro kontra rain or shine ay pinakita nga ni Franklin na kaya niya itong gawin matapos maglatag ng triple-double sa kanyang 25 points, 13 rebounds at 15 assists para sa kanyang mga kakampi. Kasalukuyang may 5-1 win-loss card at sa kanilang huling laro kung saan binigyan ng unang talo ang SMB at pinagraduate pa si The Kraken ay nagtala nga si Jamal Franklin ng 37 points, 9 rebounds at 7 assists. Impressive numbers ay sinabi nga ni Coach Aldin Ayo na hindi na ito nasusurpresa pa dahil laro na talaga ito ni Jamal Franklin. At sa mga susunod na mga laro ay asahang magiging importante pa ang role ng prized import para subukan dalhin sa finals at kung sakali ay mabigyan ng first ever PBA championship ang bagitong PBA franchise. Ikaw, Kadribol, ano ang masasabi mo sa laro ng triple-double machine na si Jamal Franklin? At tingin mo, mapamumunuan kaya nito sa isang PBA championship ang Converge Fiber Xers? Kadribol, kung mahilig ka sa mga play-to-earn mobile game ay baka perfect sa'yo itong Epoch Game. Isa itong app na merong mga mini-games kung saan pwede kang maglaro at manalo ng totoong pera. Napakadali lang, kailangan mo muna mag-register, ilagay ang phone number, gumawa ng sariling password
ilagay ang ating referral code na 426665, then click send para makakuha ng verification code at ilagay dyan, then click confirm. After mag-register ay pumasok ka na sa game at napakarami ang pwedeng laruin dito. Katulad ng sikat na Dragon Tiger kung saan mamimili ka lang sa dalawa kung ano ang lalabas para manalo. Patok na patok din ang color game kung saan pipili lang ng kulay para din manalo. Para naman makabili ng coin ay just click wallet at mamili lang between 100 to 50,000 pesos. Pag nag-load ka ng first 100, meron kang 10 pesos. At 50 pesos naman kung 200 pataas ang first mong iloload. Ilalagay ko ang link sa comment section at description box para makapag-download, register, maglaro at manalo ka na sa Epoch Game. Ano pang hinihintay mo, Kadribol? I-download na ang Epoch Game.